Di ba sabi mo, hindi kami magkakahiwalay? Umiiyak na wika ni Nadine habang pilit na pumipiglas mula sa pagkakayakap ng kanyang teacher. Pero mahigpit ang paghawak ni Kate sa kanya. Pwede bang tumahimik ka na lang? Huwag ka nang makulit dahil wala ka nang magagawa. Sa ganitong paraan ay makakapamuhay ang kapatid mo kasama ang bago niyang pamilya. At malay mo, maging successful pa siya sa buhay. Pagkukumbinsin nito sa batang babae. Hindi pwede, di ba? Nangako kayo sa akin na hindi kami maghihiwalay. Sigaw ni Nadine bago kinagat ang braso ng kanyang teacher. Dahilan upang mabitiwan siya nito. Matapos noon ay tumakbo ang batang babae patungo sa gate kung saan naroon ang mag-asawa habang pilit na isinasakay sa kotse ang batang lalaki na noon ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Panay rin ang sigaw nito. Nadine, isama niyo si Nadine, palahaw ng bata. Nang mga sandaling iyon ay naubusan na ng pasensya ang babae kaya sinuntok niya ito sa mukha. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong naman ng lalaki sa kanyang asawa. Bilisan mo na, wika ng babae bago ipinasok sa kotse ang bata na noon ay mababakas ang takot sa mukha. Umaandar na ang makina ng kotse nang dumating si Nadine. Kinabog niya ang salamin pero sa halip na buksan ay humarurot pa ang kotse. Nadine, ate, umiiyak na wika ni Patrick. Pero hindi na siya naririnig nito dahil nakasarado ang mga bintana. Makaraan ng ilang sandali ay matatanaw na lamang mula sa malayo si Nadine. Anong nangyari sa yung bata ka? Wika ng teacher, pati na rin ang direktor ng bahay ampunan matapos makitang napahiga sa sahig ang batang babae. Pero sa halip na magsalita ay patuloy na lamang ang pag-iyak nito. Napadpad sa bahay ampunan ang magkapatid na sina Nadine at Patrick dahil sa nangyaring sunog sa tinitirahan nilang apartment noon. Namatay ang kanilang mga magulang at silang dalawa lamang ang nakaligtas. Noong dalhin sila sa ospital ay magkasama rin sila sa kwarto dahil hindi pumapayag si Nadine na mahiwalay ang kanyang nakababatang kapatid. Ilang beses silang lumapit at nakiusap sa ilang kamag-anak, nakupkupin sila kahit ilang linggo lamang. Pero tumanggi ang mga ito, dahilan para dalhin na lamang sila sa bahay ampunan. Sa unang araw pa lamang ay umiiyak na si Nadine at Patrick. Ayaw raw nilang magkahiwalay. Nako, mayroon kaming mga rules dito. Ang mga babae at lalaki ay magkahiwalay dapat ng kwarto, paliwanag ng admin officer ng bahay ampunan. Hindi kami pwedeng magkahiwalay. Ayoko, kawawa naman ang kapatid ko. Napabuntong hininga na lamang ang admin officer bago muling nagsalita. Alam mo, hindi ko alam kung ano ang gusto mong mangyari. Pero dito sa bahay ampunan, dapat tayong sumunod. Isa pa ay hindi naman namin kayo paghihiwalayin. Magkaiba lang kayo ng kwarto na tutulugan. Talaga po? Paniniguro ng batang babae. Oo naman, kaya huminahon ka. Bukas ay magkikita pa rin kayo dito. Sige po, wika ni Nadine bago masinsinang kinausap si Patrick. Ilang minuto rin silang nagbubulungan at pagkatapos noon ay inihatid na sila ng admin officer sa kani-kanilang kwarto. Mula noong araw na iyon ay magkahiwalay na sila ng kwarto na tinutulugan pero sa gabi lamang sila nagkakahiwalay o kaya naman ay kapag nasa klase na si Nadine. Maglilimang taong gulang pa lamang si Patrick noon. Pero para bang mayroon siyang sariling palatandaan ng oras. 5 minuto bago matapos ang klase ng kanyang ate ay nakasilip na siya sa maliit na uwang sa pintuan. Napapailing na lamang ang ilang teacher sa tuwing makikita ang magkapatid. Sa dami ng mga bata na dinala sa bahay ampunan ay noon lamang sila nakakita ng ganoong banding ng magkapatid. Halin sa ibang lugar kung saan naroon ng iba pang mga bata na may problema sa kanilang kalusugan. Hindi na muli pang nakapagsalita si Nadine. Marahil ay nawala na siya ng pag-asa pang mabuhay. Hindi niya lubos akalain na marami pang pagsubok ang naghihintay sa kanya. Sinubukan niyang magtanong-tanong tungkol kay Patrick. Dahil hindi naman siya nakakapagsalita, kaya isinusulat niya na lamang kung ano ang nais niyang sabihin.
Noong una ay pinagtatawanan lamang siya ng mga tao sa facility hanggang ipinadala na nga siya sa mental hospital. Halos isang taon na ring na malagi doon si Nadine. Lagi siyang nagwawala dahil pilit niyang pinapatunayan na siya ay nasa normal na pag-iisip at hindi siya nababaliw. Minsan ay dinuduroan at sinasabunutan niya ang mga empleyado sa mental hospital dahil iyon lamang ang paraan niya upang mailabas ang sama ng loob at para mapansin siya ng mga ito sa tuwing hihingi siya ng ballpen at papel. Hanggang ang isang matandang nurse ang naawa at tumulong sa kanya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pagkain at nagtuturo din kung papaano mag-sign language. Kung hindi mo magawa ang gusto mo ay huwag kang manakit o magwala na para kang isang baliw. Pilitin mong kumalma. Sa ganitong paraan ay baka sakaling makalabas ka rito sa mental. Alam kong nahihirapan ka pero marami na akong nakita na katulad mo. Yung hindi makapagsalita dahil sa trauma at shock dahil sa past experiences. Kaya nga narito ako para tulungan ka. Tanging si Nurse Teresa lamang ang nagbigay ng atensyon at oras para kay Nadine. Binabasa niya ang lahat ng isinusulat nito sa munting notebook. Siya ang naging sandala ng dalaga sa loob ng ilang taon bago ito tuluyang makalabas ng mental hospital. Nangako si Nadine kay Nurse Teresa na palagi siyang mag-iisip, hindi lamang 3 kung hindi 7 ulit bago siya gumawa ng isang bagay. Pero hindi niya rin ito napanindigan. Sa loob ng 3 taon ay nagpalaboy-laboy siya sa lansangan dahil ang mga housing officials na dapat sana ay tumutulong sa kanya ay naging pabaya. Palibhasa, alam nilang hindi nakakapagsalita si Nadine. Pinagpasapasahan nila ito hanggang nainis na ang dalaga, kaya napagpasyahan niyang sumulat sa mga otoridad at maging sa mga government officials. Dahilan ito upang sa wakas ay mapansin na siya ng mga housing officials. Nabigyan si Nadine ng isang maliit na apartment na mayroong isang kwarto at ang ikinaganda pa noon ay malapit iyon sa istasyon ng tren, ang lugar kung saan siya nakahanap ng trabaho bilang tagalinis ng mga palikuran. Mula noon ay unti-unti nang namuhay ng maayos si Nadine. Nakilala niya rin si Sunny, ang gwapo at mabait na binata. Palagi niya rin binabasa ang lahat ng isinusulat ni Nadine para sa kanya. Sa ganitong paraan ay nagkakaintindihan sila sa maraming bagay. Nangako rin si Sunny na hindi magtatagal ay magtatayo siya ng sariling negosyo at kapag nangyari iyon ay hindi na mahihirapang magtrabaho si Nadine bilang janitress. Ayon pa kay Sunny, magiging parte ng kanyang negosyo si Nadine dahil pakakasalan niya ito. Naniwala naman ang dalaga. Naghanda pa siya ng maraming pagkain nang dumating si Sunny kasama ang isang lalaki na nagpapirma sa kanya upang maging legal daw ang lahat ng kanilang napag-usapan at mga plano sa negosyo. Labis ang tuwa ni Nadine sa bagay na ito. Ngunit isang araw, hindi niya na mabuksan pa ang pinto ng kanyang tinitirahan. Ayon sa isang kapitbahay, walang mangyayari kahit pa kumatok siya ng kumatok. Dahil ibinenta na ni Sunny ang apartment na iyon, pagkatapos ay lumayas na ito. Tumawag na kami sa mga pulis pero wala rin nangyari dahil legal ang lahat ng dokumento na hawak niya. Sa kanya mo na pala ipinangalan ang apartment mo, wika pa nito. Noon lamang napagtanto ni Nadine ang malaking pagkakamali na kanyang nagawa. Ang mga dokumentong pinirmahan niya ang naglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Napasandal na lamang siya sa pader habang umiiyak. Wala na siyang ibang mapupuntahan, kaya muli siyang binalik sa mental institution sa 2nd pagkakataon. Mabuti na lamang at naroon pa si Nurse Teresa. Tinulungan siya nito na makarecover. Inalagaan siya nito at hinanapan ng trabaho sa isang restaurant bilang janitress. Ayos lamang sa may-ari ng restaurant na tumanggap ng empleyado na katulad ni Nadine. Dahil bukod sa tahimik raw itong maglinis ay wala siyang panahon na makipagchismisan. Masipag si Nadine at talagang pinagbubutihan niya ang trabaho. Pinapayagan din siya ng may-ari ng restaurant na maiuwi ang ilang pagkain mula sa kusina dahil itatapo na rin naman ang mga iyon. Natutuwa si Nadine sa bago niyang trabaho
dahil hindi niya na kailangan pang mamroblema sa pera. Noong una ay naging mahirap para sa kanya ang magtrabaho roon dahil palagi siyang pinagtatawanan ng mga katrabaho niya. Pero hindi nagtagal ay unti-unti rin itong nagbago. Naging mabuti sa kanya ang mga empleyado matapos nilang makita na masipag at mabait si Nadine. "Nadine, huwag ka munang umuwi mamaya." Nakikiusap na wika ng kanyang boss. "Mayroon kasi tayong bisita, mga special guest kumbaga. Nagpa-reserve sila ng ilang mesa at alam mo naman, minsan ay sila pa itong demanding at makalat lalo na kapag naisipan nilang uminom ng alak." Ngumiti lamang si Nadine bilang pagpayag sa pakiusap nito. Kinagabihan ay nakahinga naman ng maluwag si Nadine dahil nakita niyang tahimik at very professional ang mga guest. Karamihan sa mga bisita ay nasa edad mid-20s to 30s. Ilang sandali pa ay nilapitan siya ng isa sa mga waitress. "Nadine, pakilinis mo naman doon sa isang table. Nabasag kasi ng guest yung baso." Agad namang kumuha ng walis at basahan si Nadine. Pagdating niya sa dining area ay nakatayo roon ang dalawang lalaki na nagtatawanan ng malakas. Yumuko naman si Nadine bago marahang nilinis ang nabasag na baso. Papaalis na sana siya nang biglang hinawakan ng isa sa mga lalaki ang kanyang braso. "Sandali lang, may itatanong lang sana kami sa'yo. Ano sa tingin mo ang nauna, ang manok o ang itlog?" "Ano ka ba naman, Patrick? Bakit pati siya idadamay mo rito?" Wika ng lalaki na nakasuot ng formal na damit. "Ano ka ba? Gusto ko lang malaman ang opinyon ng ibang tao." Humahalakhak na wika pa nito. Matapos marinig ang pangalan ng lalaki ay natulala si Nadine. "Oh, bakit hindi ka sumasagot?" tanong ni Patrick. Hindi siya sanay na binabaliwala ng mga tao, lalo na yung tulad ng isang janitress. Dali-dali namang rumescue ang waitress. "Pasensya na po pero hindi po siya nakakapagsalita." "Ah, pipe pala siya? Bakit hindi niyo sinabi kaagad?" Tinitigan lamang ni Nadine si Patrick. Napahinto rin sa pagtawa ang binata dahil pinagmamasdan niya ang pamilyar na mukha ng janitress. Hindi na napigilan pa ni Nadine ang kanyang sarili, kaya hinawakan niya ang mukha ni Patrick tulad ng ginagawa niya noong mga bata pa sila. Tahimik rin ang lahat ng nakakasaksi sa pangyayari. "Nadine? Ate?" Lumuluhang wika ni Patrick bago mahigpit na niyakap ang janitress. Sabay silang lumabas ng restaurant na iyon. Habang ang lalaki na kanina lamang ay kausap ni Patrick ay natulala rin. "Anong nangyari?" tanong niya sa mga tao. Pero walang sumasagot. Tanging ang isang babae na kasintahan ni Patrick ang tumayo upang habulin ang magkapatid. Siya lamang ang nakakaalam na ampun lamang si Patrick. Naglakad silang tatlo sa kalye. Maging sila ay hindi pa rin makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. "Yung mga taong umampun sa akin ay nasa ibang bansa na. Sa akin nila ipinamana ang negosyo. Ako na rin ang nagpalaki ng kumpanya at ngayon ay maayos na rin ang buhay ko. Pero alam mo, hindi naman talaga kami masaya. Nagpapanggap lang kami na okay sa harap ng mga tao." "Kumusta ka na, ate? Bakit hindi ka na nakakapagsalita?" Huminto muna si Nadine bago kinuha ang isang notebook. "Mahabang kwento, Patrick, pero natutuwa ako dahil nagkita na tayo." "Hindi naman tayo nagmamadali at marami pa tayong oras dahil hindi na tayo muling magkakahiwalay pa." Isinama siya ni Patrick sa bahay nito kung saan halos magdamag silang gising dahil binabasa niya ang bawat isinusulat ni Nadine. "Salamat kay Nurse Teresa na nag-alaga sa'yo. Alam kong mamimiss mo siya pero hindi ako makapapayag na muli tayong magkahiwalay. Ilang beses rin akong nagtanong-tanong sa mga umampun sa akin kung saang ampunan nila ako kinuha. Pero wala silang ibinigay na sagot. Dahil bata pa naman ako noon kaya wala talaga akong matandaan. Kaya gustuhin man kitang hanapin ay hindi ko alam kung saan magsisimula. Alam mo, ate, marami akong plano para sa atin. At alam mo kung ano ang pinakauna sa lahat? Iyon ay bumalik ang dating ikaw. Gusto kong makapagsalita ka ulit, ate." Mabilis na lumipas ang isang taon. Ang dating janitress ay bumisita sa restaurant. "Kumusta ka na?
Nakangiting wika ni Nadine sa dati niyang boss. Halos mapatalon ito nang marinig ang boses ni Nadine. Hindi siya makapaniwala na nakakapagsalita na ito. Sino ba naman ang hindi magugulat sa laki ng kanyang pinagbago? Sa itsura nito ay parang hindi siya dumaan sa hirap. "Hello Nadine, sa totoo lang ay nagulat talaga ako. Salamat pala sa pagbisita mo. Salamat at hindi mo kami nakalimutan." Wika ni Anthony, ang may-ari ng restaurant. "Salamat na lang talaga sa kapatid kong si Patrick dahil tinulungan niya akong makapagpagamot." Wika ni Nadine bago magpaalam. Pasakay na siya ng kotse pero pinigilan siya ni Patrick. "Sandali lang ate, sa tingin ko ay babalik yung kausap mo kanina." "Ha? E bakit naman?" Hindi naman nagkamali si Patrick dahil wala pang isang minuto ay muling bumukas ang pinto ng restaurant. "Nadine, baka lang may time ka. Pwede ba tayong manood ng movie?" "Oo naman." Nakangiting wika ni Nadine sabay sulyap kay Patrick na noon ay mas malaki pa ang ngiti kaysa sa kanya. Makalipas lamang ang 6 na buwan ay nagpakasal si Nadine at ang restaurant owner na si Anthony. Bilang regalo, bumili si Patrick ng 2 apartment unit para magkatabi pa rin sila ng kanyang ate. Maraming taon man ang lumipas ay wala pa rin nagbago sa samahan at pagmamahalan ng magkapatid. Pinaglayuman noon ay gumawa pa rin ang tadhana ng paraan upang muling pagtagpuin ang kanilang mga landas. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.